Regarding po doon sa municipal ordinance, noong March 8, 2021, ito kung walang kayo nagpaganda sa hindi po nakakapag natutupan itong ordinance ng ito, sapagkat ang walang kayo nagpaganda po, since 2018, ay hindi na po kami 1990 ba may naligil ng tax ng bigan. Ang last collection lang po namin dito, December 2018. So, tanongin po kayo presidente ng LNB, kung kayo ba may mga investigative body na nag-iimbestiga sa mga barangay. Kung bakit nasabi yung barangay na pagkanto sa hindi tumutupad, sapagkat hindi po kami nangigilin na bigan, kaya wala po may ibigay na para sa mga tinasabi nila ng mga magbubuhay. Ang mga tanong Paolo ay nalapakantos daw kaya hindi na nangyayari ng buwis sa kumpulang ng bisay. Mamaya tatanungin ko rin kung bakit. Paano po ang kung masasabi mo? Kasi kung sa tinanong namin ay hindi na talaga na pakawigayin kung sa sekretary na nakayang po namin ng ordinansa. E dito po, wala ang pangulika. Kaya, ang pagkakalam namin, lahat kasi ng barangay, kaya sa may ordinansa naman, kasi kung matatanggan po ay kaya nung pandemic, nagpasa ng isang resolusyon ang mga barangay kapi sa pangunguna po ni nalaki kapitan po sa Galpan, kasi si kung siya sa video na pinangunahan po niya yung resolusyon na sana dito sa nagpasa dito sa San Grenpain kung humingin ang gagal ng pangyari upang makapamulik ka makapaninig sa isang kabahan sa kada isang taan na magiging ng repair. Para Paolo, ang tanong ngayon, naging Mr. Lolet, kasi sila daw hindi naninigay. So kung hindi naninigay, wala nang i-distribute. So, nung wala, kahit na ngayon, ang sa posisyon nyo, kay may nasingil o wala, basta walang naibigay sa pagkakawang hotel. Hindi po sinasabi na hindi na yung nililigay. Kaya yun ang... Sige! Hindi, sabihin natin tayo, buong tayo natin itong narapakan ko sa hindi lang nililigay. Sige, marami ko lang kung seto niya nga. Si patay niya pagkatapos magsalita. Kapitan, mayroon po tayo kasi kung tinasayan na dapat na ipatupay. Na pagka may mga combined business na papasok sa isang barangay, ay may buwis po na iiwan sa ating mga barangay. Ano po ang naging dahilan na hindi kayo naniningay? Na kung hindi kayo naniningay, ang ibig sabihin, maapektuhan po yung mga dapat na mabigyan ng pabor na ordinansa pa rin ba? Tama po yung Mr. Bill. Kasi po, since 2018, nandito po yung records namin. Last December po, yung last donation po na natanggap lang namin. Kaya po yung machine po. Galing kay Pilipina Tulero, Pagkira. Akin pong kapatid, yung... Noong 2019 po kasi, naging mabulo na po yung malakas po sa mga liban-liban na yan. So, nag-decision po kami, nasan po niya ang barangay na huwag na lang malingin kasi po napapabobok yung ating mga barangay. Kano, nagkakaroon po tayo ng mga problema sa paniningin. Isa pa po, parang nakita namin yung hindi rin pag-favorable sa barangay, yung paniningin ng repair. Sa unang tahingan po, kasi yung pong bis na nagagaling po sa magsasaka. Ibig sabihin, nakukulin natin sa mga record harvester, magagaling po sa pagsasaka. So, ang nilipisyo po yung maliliit natin para wala rin po. Tapos, pagdating po sa record harvester, na itindihan naman lang po natin na lahat po ng inputs po yung mga ginagamit nila sa pag-harvest ay napakamahal. So, hindi na rin po sila umikita. Kaya po, desisyonan namin na huwag nalang po malimit at pabayaan na lang po na pumasok yung gusto po matutunan sa barangay ng pag-harvest. So, hindi po talaga namin na ipatutupad yung ordinansa na yun. Magbigay sa mga member ng sa mga bukit, sapagkat wala pa kami ibigay, sapagkat wala pa kami ibigay. Nandiyan po yung records namin na December 2018 lang po natin. Kapitan, kung hindi kayo naniningil, pero may donasyon. Yung last 2018 po, yung last 2018, may donasyon po, ipinasok po natin sa bago ito.
ito may resibo ng resibo. Para malunan po tayo, ah. Yung municipal ordinance number 27, ito po ay noong October 5, 2020. Diyan po tayo magsimula. Opo. Yung ordinance natin ay October 5, 2020. So, mula noong October 5, 2020, supposed to be, ay nagkaroon na ng ngayon, 22 na. Opo. So, supposed to be, nagkaroon na ng mga distribution ng relay. October 5, so November, December, kung hindi man nakapanigil, supposed to be nagkaroon ng distribution ng relay ng December. Dapat October 5, 2022. Ay, 2020. Nagkaroon ng problema. Kaga po na sa buhay bayan nyo na noong 2020, yung last quarter, halos walang maksigay. Tanda po yun. Dahil nagka-problema nga, yung revision ng combine harvesters. Noong January hanggang December 2021, nagkaroon tayo ng dalawang harvest, dry season sa kawit, at saka yung main crop. Tama po ba? December, January ng December 2021, isang taon yun. Ang practice po kasi, kung isagot tayo ng March hanggang ito. Dali lang po. Dalawang anihan ito. Dalawang anihan. Dalawang anihan. Kahit anong gusto sa isang taon, dalawang anihan. Hindi natin matukoy kung ano man. January, February, March. Gusto rin ang dalawang distribution ng July, August. Noong nagkaroon tayo ng main crop, so gusto rin nagkaroon ng distribution ng relief na naman ng November, December. So dalawa, noong 2021, dalawang distribution ng relief. Okay? Itong January 2022 na, hanggang itong July, August, mayroon dapat distribution na naman ng relief. So bali tatlong distribution ng relief. Mula nung umiral itong ordinance natin, para maliwanag po tayo. Tanggap po natin ngayon muna, noong 2020, magulo nun eh, talagang hindi basta nakakapanigil. Ang tinatanong namin ngayon sa tatlong distribution ng relief na ito, magkano o ilang kaban ang nasigil natin, sino ang nabigyan natin. Doon lang po tayo. So, lumalabas tayo sa Narbacantos, na hindi kayo, hindi po kami nagbibigay kasi kung hindi po kami nagbibigay. So, paswerte naman ng mga paparaw pa pa. Okay, grabe siya. Kaya po kayo kung ito representative namin yung mga association na magpapatuloy mo kasi nasabi. Hindi po, tama naman po, hindi naman na po kayo naman siya kaya ng mga ano. Kami naman naman siya, ako pay po talaga niya, no? Hindi kayo nagbibigay. So, sinabi mo bilang administrator, hindi talaga kayo nagbibigay sapagkat hindi kayo nagbibigay. Iyan nakikita ko eh. Opo. Okay, kaya namin mag-review. Siguro talakayan lang po natin yung ibang problema niya, Mr. Chair. At kailangan muna natin ang salita naman niya, diba? So, iwanan muna natin ng Narbacantos, Tanga. Paolo, hindi na nagigay ka wala nagbibigay. So, kung ibang usapan na yun ngayon, kung sasagurin ko kaya, nandidiscuss namin doon, may nalapag ba ang barangay o wala? Ibang usapan na yun. Sapagat dito po kasi ay patas eh, nandito na dapat ipatupad ito, tandaan po natin. Otherwise, tatamaan po tayo ng neglect of duty rito. Tama po, Mr. Kaya iwanan muna natin yung Narbacantos doon sapagat wala talagang naibigay sa ito sapagat hindi sila sa ito. Mga ibang barangay pa. So gusto ko lang po i-clear sa ating presidente ng LMB na sana i-clear yung barangay namin kasi nga po hindi kami nililigil. At next time po sana, pagkaroon kayo ng investigasyon sa mga barangay na nilalilang ninyo. Maraming salamat po. Mamaya tatalakayan na namin yung presidente naman. Tatalakayan po namin kami yan. Tatalakayan namin yan ka. Sapagat hindi na malukan na hindi kayo nanimilay, wala kayo po nanagutan. Oo. Sa tingin ko, mas mabigat pa nga po nanagutan nyo kung tatlo na kayo nanimilay sa po yung bayan. Kung sa akin po sa kanila, meron na po kayo pagkukulang, may pagkukulang din po kayo sa akin. Dapat kung umpisa pa lang na ginagawa namin yung dinasa, hindi na kayo sumangayon.
Kaya tayo, pagtawa po muna natin yan. Kaya po muna natin yan. Sabagat, ibang usapan ng mga ando. Pag hindi kayo nalingin, ilalo kayo mananagot sa sangunian bayan. Pwede ka namin. Sige, pwede matulungan natin kayo, ilalo kayo mananagot sa amin. Mamaya talakayin niya po. Mamaya natin talakayin. Mamaya talakayin.